Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya ito hindi upang hatulan ang sanglibutan, kundi ito'y iligtas. Sa ngayon, napakarami na mga tagasunod ni Jesus. Itinala ng apat na ebanghelyong pasimula ng pananampalatayang Kristiyano. Bagamat iba't iba ang pagkakasalaysay ng mga pangyayari, ito ang kasaysayan ng kanyang buhay na hinango mula sa ebanghelyo ayon kay Lucas. Minabuti kong sumulat sa iyo, mahal na Teofilo, ng isang maayos na kasaysayan ng mga naganap sa amin upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan. Noong si Augusto Cesar ang emperador ng Roma at si Herodes naman ang hari ng Judea, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalaga sa Nazaret na nagngangalang Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Maglilika at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa ako. Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito'y tatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Hindi nagtagal, nagpunta si Maria sa isang bayan sa Judea upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Elizabeth! Maria! Maria! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Nang marinig ko ang bati mo, gumalaw sa galak ang sangkol sa aking tiyan. Pinupuri ko ang Panginoon. At nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Mga taga Nazaret! Ayon sa kautusang ipinalabas ni Augusto Cesar, kinakailangang ang lahat ng mamamayan na nasasakupan ng Galilea at Judea ay dapat magpatala sa kani-kanyang bayang sinilangan. At pumunta sina Jose at Maria sa Bethlehem sa Juda upang magpatala. Subalit wala silang matuluyan sa Bethlehem, kundi isang hamak na sabsaban. Kinagabihan, may mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa sa parang. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa paligid nila. Sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Agad silang pumaroon upang makita ang sanggol sa sabsaban. Sila ang una nagpahayag ng mabuting balita. Makalipas ang isang linggo, kinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Dinala ni Jose at Maria ang bata sa Jerusalem upang ialay sa Diyos. Sa templo, may isang mabuti at matapat na tao na pinangakuan ng Espiritu Santo na hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Siya'y si Simeon. O Panginoon ko, kunin mo lang iyong lingkod ayon sa iyong mga salita. Nakita ko na ang iyong pagliligtas. Ang batang ito ay pinili ng Diyos.
pagpalainawa kayo. Nang matapos nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, sila'y bumalik sa Nazaret. Nang 12 taon na si Jesus, isinama siya ni na Jose at Maria sa Jerusalem para sa pista ng Paskwa. Ngunit nang sila'y papauwi, nagpaiwan si Jesus. Bumalik sila sa lungsod at na ikatlong araw siya natagpuan nila sa templo, nakaupong kasama ng mga guro. Kahaga-haga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Siya'y taga Nazaret. Kasama po namin siya. Ipagpaumanhin po ninyo. Ang lahat na nakarinig ay namangha sa kanya. Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? At lumago siya sa karunungan at sa pangangatawan at pagbibigay lugod sa Diyos at mga tao. Noong 15 taon ng paghahari ni Tiberio, habang si Poncio Pilato'y gobernador ng Judea, si Herodes ang puno sa Galilea, sina Anas at Caiaphas sa mga punong pare. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilang at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, may isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan, tatambakan ang bawat lambak, itibagin ang bawat burol at bundok. Dapat tuwirin ang mga daang liku-liko at ang mga baku-bakong daan ay dapat patagin at makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Anong aming gagawin? Ano nga ba dapat namin gawin? Kayo! Kayong mga ulupong! Anong gusto mong gawin namin? Ituro mo sa amin ang tamang daan. Ang sinumang may dalawang damit ay dapat magbigay sa taong wala nito. At ang sino mang may pagkain ay dapat magbigay din. Guro. Kami maniningil ang buwis. Anong aming gagawin? Huwag kayong maningil ng sobra. At kami naman, anong dapat namin gawin? Huwag kayong mangingikil kanino man. At huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Masihang kayo sa inyong kita. Sabihin mo, ikaw bang Kristo? Kayo ay binabautismo ako sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Siya ay magbabautismo sa espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin ang trigo sa kanyang kamalig.
at bumaba sa kaniyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga 30 taon na si Jesus nang magsimula siya sa kaniyang gawain. Umalis siya sa Jordan na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw, tinukso siya ng Diablo. Di siya kumain sa loob ng panahong iyon. Sinabi ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay." Nasusulat, "Di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos." Dinala siya ng Diablo sa mataas na lugar at saglit na ipinakita ang lahat ng kaharian ng mundo. "Ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanang ito sa iyo. Naibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasa iyo ito kung sasambahin mo ako." Nasusulat, "Tanging Diyos ang sambahin mo at siya lang ang iyong paglingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan at alalayan ka nang di matisod man lang sa bato ang iyong mga paa." Nasusulat, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." At umuwi si Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki. Kumusta? Kumusta? Noong Sabat, pumasok siya sa isang sinagoga. Tinawag siya upang basahin ang isang bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. "Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, pagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag, at palalayain ang mga naaapi, at ipahayag ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan." Mahusay siyang magsalita. "Naganap ngayon ang kasulatan ito habang inyong narinig." Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lamang ang makatutupad niyan. Paano nangyari yun? "Alam ko ang sasabihin ninyo. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili.
sasabihin niyo rin sa akin, gawin mo sa iyong sariling bayan ang ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa sariling bayan. Ibinila siyang itulak sa bangin. Ngunit nagdaan siya sa gitna nila. Umalis at nagtungo sa Kapernaum sa Galilea. Ang pananakop ng Roma ay makikita sa lahat ng lugar. Ang mga tao ay naghahangad na dumating na ang Mesiyas upang sila ay makalaya sa kalupitan ng mga Romano. Sumaiyo ang kapayapaan. Sa inyo rin. Pwede bang sumakay, Simon? Bakit hindi? Aalis na ba siya? Mag-aral ka sa amin! Jesus! Mag-aral ka sa amin! Mag-aral ka sa amin, Jesus! Minsan, may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y pariseyo, ang isa'y publikano. Ang pariseyo ay tumayo at nagsabi, "Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba na masama at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na iyon. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang publikano ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagu ka ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang publikano, hindi ang pariseyo ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Pumunta kayo doon sa laot. At ihulog ang inyong mga lampat upang manghuli. Guru, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko'y pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Ganito? Santiago, Juan, tulungan nyo kami. Dalian ninyo. Marami rin huna ang lampat namin. Napakaraming isda! Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon'y tao na ang huhulihin mo. Lumapit kayo at makinig sa akin ang kayo'y magkaroon ng buhay. Hanapin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang masama ay magbago ng gawain at maling isipan. At siya'y magtatamo ng kapatawaran. Ikaw ay lilisan ng may galak at kapayapaan. Padat-
Dumating na siya! Tingnan niyo! Jesus! Jesus! Nakikiusap ako! Iligtas po ninyo ang aking anak! Ginoo, maawa ka! Ladalawang taong kulang pa lamang siya at naghihingalo! Ginoo, sumama ka sa akin! Jairo, ikinalulungkot ko. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ang guro. Huwag ka matakot. Manalig ka at siya gagaling. Huwag kang umiyak. Di siya patay. Natutulog lang. Anak. Bangon. Ah! Bigyan niyo siya ng makakain. Inuutusan ko kayo. Huwag niyo itong ipagsabi. At pagkatapos nito, nakita niya si Mateo, isang publikano na maniningil ng buwis sa kanyang tanggapan. Sumunod ka. At si Jesus ay umahon sa bundok at magdamag na nanalangin sa Diyos. Nang mag-umaga, pumili siya ng 12 alagad na tinawag niyang mga apostol. Simon na tinawag niyang Pedro. At Andres na kanyang kapatid. Santiago. At Juan. Felipe. Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, at Simon ang makabayan, at si Judas na kapatid ni Santiago. At si Judas Iscariote.
na naging taksil. Mapapalad kayo mahihirap pagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo nagugutom pagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis pagkat kayo magagalak. Mapalad kayo kung kinapupuotan ng tao at pinagsasabihan ng masama dahil sa anak ng tao. Magalak kayo kung ito'y mangyari sa inyo pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganito rin ang ginawa nila sa mga propeta. Labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu. Iyan lang po. Ano ito na lamang? Kawawa kayong mayayaman, sapagkat maginhawa na kayo. Ayaw niyang iyong maman, isa siyang baliw. Kawawa kayong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayong magsisitangis. Kawawa kayong pinupuri ng mga tao pagkat gayon din ang kanilang ginawa sa mga bulaang propeta. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawan ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalait. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa iyo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Hindi na siya nangiming hawakan. At kinausap pa. Nakasusuklam. Hindi. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Jesus, iligtas mo kami! Huwag humaton lang di mahatulan, ni magparusa, upang di maparusahan. Magpatawad, at kayo'y patatawarin. At nabayan niyo kami, Panginoon! Magbigay at kayo bibigyan. Pagkat anumang gawin mo sa iba, gagawin din sa iyo. Ang isang bulag ay hindi makakaakay ng isa ring bulag. Mauhulog sila sa hukay. Bakit mo tinitingnan ang puwing ng iba, ngunit di mo pinapansin ang dumi sa iyong mata? Guro, patnubayan mo kami. Kailangan ka namin, Panginoon. Mapalad ang inang nagsilang at nag-alaga sa inyo. Mas mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Gusto ko siyang makilala. Sa palagay mo, siya kaya ang Mesiyas?
isang Pariseo ang naganyaya kay Jesus na maghapunan sa bahay niya. Pumaroon si Jesus at dumulog sa mesa. Ah, sige mga bata, umalis na kayo. Narinig niyo? Alis! Napakapilyo ng mga batang yan. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Anong ginagawa niya? Kung propeta ang taong ito, ay dapat alam niya na makasalanan ang babaeng yan. Hindi may tatago sa kanya ang uri ng kanyang pamumuhay. Kilala ko ang babaeng to, Simon. Makinig ka sa akin. May dalawang taong nagkautang sa isang tao. 500 ang isa at ang isa ay 50. Nang di sila makabayad ng utang, sila'y kapwa pinatawad. Sinong higit na iibig sa kanya? Yung pinatawad na mas malaki ang utang. Tama ka. Masdan mo siya. Nang dumating ako sa bahay mo, di mo nilinis ang mga bako. Ngunit siya, binasa niya ng luha mga ito at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit di siya tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Di mo binuhusan ng langis ang ulo ko. Ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Sinasabi ko sa iyo, dahil sa laki ng pagmamahal niya, pinatawad na siya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pag-ibig. Pinatawad ka na. At ikay ligtas, umalis kang payapa. Ako? Si Jesus ay naglakbay na nangangaral ng mabuting balita. Kasama niya ang 12 at ilang mga babae na pinagaling sa masamang espiritu. Sina Maria Magdalena, si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, at si Susana. Ipinabilanggo ni Herodes si Juan Bautista dahil sa pinagsabihan niya si Herodes sa pakikiapid nito sa kanyang hipag. O ano, nang dumating kami sa nain, may nasa lubong kaming 1,000. Ito ay ang tanging anak ng isang balo. Nang makita niya ang ina ng namatay, nabag siya. Hinipo niya ang kabaong at sinabing, "Bumangon ka." Naupo ang patay. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Tanungin niyo siya. Sabihin mo, kayo po ba ang sinabi ni Juan na paparito? O maghihintay pa kami ng iba? Guro. Guro, pinapunta kami ni Juan para magtanong kung kayo po bang darating o maghihintay pa kami ng iba.
Umuwi kayo at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang bulag, nakalakad ang pilay. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Kargayin niyo ako! Dito ka sa balikat ko. Yan! Oh, nakikita mo na ba? Nakikita ko na si Jesus! May magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang pag-ahasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakal ito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga nang tigi isang daan. Guru, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig may di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang Diablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sadawaga naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagbunga. Walang ilaw na tinatakpan ng banga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sinumang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di maahayag, walang lihim na di mabubunyag. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa. At ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guro, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto kanilang makita. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Isang araw, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo ng dagat." Habang naglalayag sila, nakatulog si Jesus. Maliligtas na tayo!
nasaan ang pananalig niyo? At patuloy silang naglayag patungong Gadara sa tapat ng Galilea. San Diyos. Anong kailangan mo sa akin? Mawa ka. Huwag mo kong bayraban. Sino ka? Leon. Panginoon, mawa ka. Huwag mo kaming dalhin sa kaliliman. Papasok na lang kami. Doon, sa mga baboy. Hoy! Balik! Hinto! Hinto! At lumabas ang mga demonyo sa lalaki. Balik! At pumasok sa mga baboy. Salamangkero! Iwan mo kami! Umalis ka sa lugar na to! Dayas! Lumayas ka! Sasama ako sa iyo saan ka man magtungo. Isama mo ako. Umuwi ka. Ipagsabi mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Alisin mo na sila upang makapunta sa mga nayon sa kabukiran na malapit dito para makahanap ng pagkain. Masyadong liblib ang lugar na ito. Bigyan niyo sila ng makakain. Ngunit meron lang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sambahin ka, O Panginoong Diyos at Hari na nagbibigay ng tinapay mula sa lupa. Himala! Thank you.
Sino ako ngayon sa mga tao? Ang sabi ng ilan, ikaw ay si Juan Bautista. Ang sabi naman ng iba, ikaw ay si Elias. Ang iba naman ay nagsabing ikaw ay isa sa mga naunang propeta na muling nabuhay. Ngunit kayo, anong masasabi niyo? Ikaw ang Mesyas. Huwag niyo ipagsabi ito. Ang anak ng tao ay dapat maghirap. Ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na maguli. Sino sa inyo ang sasama sa akin? Susunod ako sa iyo, Guru. Ngunit, uuwi muna ako at magpapaalam sa pamilya ko. Sino mang nag-aararo at panayang lingon ay di dapat maglingkod sa kaharian ng Diyos. Sino mang nais sumama sa akin, dapat kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pagkat ang magligtas ng sariling buhay ay mawawalan ito. At ang nawalan ito, dahil sa akin, ay maliligtas. Anong pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo at mapahamak naman siya? Ang sino mang magkahiya sa akin at sa aking salita ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagparito niya at sa kaluwalhatian ng Ama at mga anghel. Tandaan niyo, ilan sa inyo ay di mamamatay hanggat di ninyo nakikita ang kaharian ng Diyos. Sinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at nagningning ang kanyang damit na naging putim-puti. At biglang lumitaw sina Moises at Elias na may kaningningan at nakipag-usap kay Jesus. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng tatlong kubol. Isa sa iyo. Habang nagsasalita si Pedro, may ulap na lumukob sa kanila at sila'y natakot. At mula sa ulap, isang tinig ang nagsabi, Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya. Mahabag po kayo sa aking anak. Nakikiusap po ako. Kahit sa isa ko siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa.
Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing liko at walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dalhin mo siya rito. Gumaling din ang kanyang mukha. Nakapagtataka. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makasusumpong, at ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan. Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Tandaan nyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o darating, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisa niyo ba ay makapagdaragdag ng buhay? Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba? Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na iginagatong lamang sa kalan, tiyak, daramta niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito.
tiyak na darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking bato sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain nakasama ang mga maniningilang buwis at ng mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matwid para magsisi, kundi ang masama. Magkwento pa po kayo tungkol sa kaharian? Meron ba po ba? Huwag kayong matakot, Muntinggawan. Pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian, ipagbilin nyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lukbutang di nasisira, isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang magnanakaw ay di makalalapit at di sila masisira ng gamo-gamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Babae, pinagaling ka na sa iyong sakit. Tingnan mo! Tingnan mo! Magaling na siya! Himala! Halik kayo! Tingnan niyo! Daktila! Ang Diyos! Labing na walang taon. Salamat sa iyo, Guro. Salamat. Mayroong 6 na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yon kayo nagpagaling, hindi sa araw ng Sabat. Mga mapagpainpabaw, di ba't kinakalagan ninyo ang baka at asno upang painumin sa araw ng Sabat? Ngayon, narito ang lahi ni Abraham na 18 taong ginapos ni Satanas. Di ba kailangang kalagan siya kahit sa araw ng Sabat? Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos. Huwag kang mangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magbintang ng mali. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ipagbili at ipamigay sa mahihirap ang iyong kayamanan at magtatamo ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami. Mayaman! Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan nyo, nandyan na o naririto na. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo, darating ang oras na gugustuhin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit di nyo makikita. Pagkat ang anak ng tao ay parang kidlat na magliliwanag mula sa kabila hanggang dulo ng langit. Ngunit kailangan muna siyang maghirap ng marami at itakwil ng mga tao.
mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano ang aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano nyo ito'y paliliwanag? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sino ang aking kapwa? Hindi ang mga kawal na yon. Si Cesar ba? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang levita ang naparaan din doon. At nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit, may isang Samaritano na napadaan din doon. Nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya, at kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Yung pang tumulong sa kanya. Gawin niyo rin yun. Hayaan niyo lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang di tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang bata ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila. Si Jesus na taga Nazaret, dumadaan. Jesus! Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, iligtas mo kami. Purihin ang Diyos. Ituro mo sa amin ang daan, Panginoon. Ayun ang maninigil na buwis. Bumaba ka sa kayo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sinong gusto tutuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni Zacchaeus si Jesus?
Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinayaman ako, isasahuli ko ito ng makaapat. Isang maniningil na buwis nagsasauli ng kanyang nakolekta? Imposible! Dumating sa tahanan ito ang kaligtasan, pagkat ang taong ito ay lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Makinig kayo. Pupunta tayo sa Jerusalem. Matutupad ang lahat ng isinulat tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya sa mga hintil. Siya pagtatawanan, dudustain at duduraan ng mga tao. Hahagupitin siya at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Imikin mo ang iyong mga tagasunod. Sinasabi ko sa inyo, kung di sila iimik, ang mga bato mismo ang sisigaw. Kapayapaan! Karangalan! Kalusugan! Jerusalem, kung malalaman mo lang ngayon ang landas ng kapayapaan, ngunit hindi mo ito nakita, darating ang araw ng mga kaaway mo ay gagawa ng mga kuta sa palibot mo't gigipitin ka sa magkabila at wawasakin kanila sa buog na ito. Ikaw at ang iyong mga anak. At wala silang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato pagkat di niyo pinansin ang pagdating ng Panginoon. Sa aking mga hayop! Pigilin siya!
Guardia! Mga guardia! Marami na raw ang nagtatanghal sa kanya bilang hari. Hari? Hari ng pulubit magnanakaw? May katulad siya noon, dumating, nangaral, umalis, at nakalimutan. Hindi mo ba nakikita? Dumarami ang tagasunod niya. Hanga ang mga tao sa kanya. At hari ang tingin sa kanya? Binabalaan ko kayo. Kung ang taong ito ay patuloy na manggugulo, mananagot kayo sa akin. Maaring tama siya. Panahon lang makipagtuo sa Galileong yon. Habang dumarami ang grupo ng pariseo at eskriba na kanyang tinutuliksa, dumarami rin ang mga Hudyong sumusunod sa kanya. At gayon din sa panig ng oposisyon. Kakaunti? Wala na ba? Makinig kayo. Ang balong ito ay naghandog ng higit sa kanilang lahat. Silang lahat ay nagbigay ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit siya, dukha na nga'y nagkaloob pa mula sa lahat ng kanyang kabuhayan. Sabihin mo sa amin, anong karapatan mo para sabihin yan? Sino nag-utos sa'yo? Tatanungin ko kayo, sa Diyos ba o sa tao nagbuhat ang bautismo ni Juan? Anong isasagot natin? Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya na, ba't di niyo pinaniwalaan si Juan? Kung sabihin naman natin mula sa tao, babatuhin nila tayo. Naniniwala silang si Juan ay propeta. Kung saan nagmula, di namin alam. Di ko rin sasabihin kung kanino nagmula ang karapatan kong ito. May isang taong nagtanim sa kanyang ubasan. Pinaupahan niya ito at pagkatapos ay umalis. Nang dumating na ang panahon ng anihan ng ubas, sinunggo niya ang isang alipin upang kunin ang kanyang parte sa ubasan. Ngunit binugbog siya ng mga kasama at pinauwi. Kaya't nagsugo siya uli ng iba. Ngunit binugbog din nila ito, hiniya at pinauwing walang dala. Sinugo niya ang ikatlo, ngunit sinugatan nila ito at itinaboy. Dahil dito, sinabi niya, susuguin ko ang tangi at pinakamamahal kong anak. Tiyak igagalang siya. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, sinabi nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at yayaman tayo. Magpatuloy po kayo. Kaya inilabas nila siya sa ubasan. At pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Darating siya at sila'y papatayin at ibibigay ang ubasan sa iba. Ano ngayon ang kahulugan nito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging pinakamahalaga sa lahat. Sino mang bumagsak sa batong yon ay maluluray. At ang sinumang babagsakan ito ay tiyak na matuturog. Guro, alam po namin kayo'y nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin nyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Mag-ingat ho kayo. Lililangin lang kayo niyan. Pahingi ng isang denaryo. Kaninong mukha ang nasa perang ito? Kay Cesar! Ibigay kong ganun kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Anong masasabi mo? Ngayon, dumating ang pista ng tinapay na walang libadura.
inutusan ni Jesus si Pedro at Juan upang ihanda ang hapunang Pampaskwa. Inaasam-asam ko ang makasalo ko kayo bago ako maghirap. Tandaan niyo, hindi ako kakain ito hanggang hindi ito mabibigyang kaganapan sa kaharian ng Diyos. Purihin ka o aming Diyos, Hari ng Sansinukop, na nagbibigay ng bunga. Kunin niyo ito at pagkatiyatian. Makinig kayo, di ako muling iinom ng katas ng ubas hanggang hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Purihin ka, o aming Diyos, Hari ng Sansinukop, na nagbibigay ng tinapay. Ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang sarong ito ang bagong tipa ng aking dugo na nabuhos dahil sa inyo. Ngunit, naririto sa habagang magkakanulo sa akin. At sadyang ang anak ng tao ay dapat mamatay, ngunit kawawa ang magkakanulo sa kanya. Di maaari. Di maaari? Imposible. Sabihin niyo kung sino ang taksil, Panginoon. Ang dakila ay dapat matulad sa pinakabata. At ang namumuno ay dapat tulad ng alipin. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Siyempre ang nakadulog sa hapag. Ngunit ako ang naglilingkod na sa inyo. Pinaglalaanan ko kayo ng isang dako sa aking kaharian. At kayo'y kakain at iinom na kasalo ko. Kasama ko kayong mamamahala sa 12 angkan ng Israel. Kung gayon, walang traidor. Simon, Simon! Sinikap ni Satanas na subukin kayo. Tulad ng magsasakang inihiwalay ang trigo sa ipanito. Ngunit ipinagdasal ko sa amang maging matatag ka. At sa iyong pagbabalik-loob, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Panginoon, nakahanda po ako mabilanggo. At bumatay na kasama mo. Tandaan mo, Pedro. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, 3 beses mo kong ipagkakaila. Nang suguin ko kayo ng walang lukbutan, kinulang ba kayo? Hindi po. Ngunit ngayon, dalhin ninyo ang inyong lukbutan. At ang walang tabak ay bumili ng isa. Tandaan nyo, ayon sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. At ang lahat ng nasulat ay magkakatotoo. Tingnan nyo, may 2 tabak dito, Panginoon. Tigil na yan.
nagpulong ang mga pinunong pare upang ipapatay si Jesus. At pumasok si Satanas kay Judas Iscariote, na isa sa 12 alagad. Manalangin kayo ng di matukso. Kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, di ang nais ko kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang kanyang loob. At ang kanyang pawis ay parang dugong pumapatak sa lupa. Bakit kayo natutulog? Bangon. Manalangin kayo nang di kayo matukso. Salit mo ba ipinagkakanulo ang anak ng tao? Panginoon, lalaban ba kami? Dakpisya! Tama na ito! Ako ba'y tulisan at naparito kayo may mga tabak at pamalo? Ako'y kasama niyo araw-araw sa templo, pero di niyo ako dinakip. Ngunit oras niyo ito, habang ang kadiliman ang nag-ahari. Hulihin siya. Bantayan siya. Narito ang kasawa talaga. Hulaan mo! Ang mangyayari! Ililigtas mo ba kami, kamahalan? Ha? Ililigtas mo ba kami? Kasama siya ni Jesus. Babae, hindi ko siya kilala. Nakita ko sila. Oh,
abanyong lingkod. Para kang kung sino. Isa ka rin sa kanila. Nagkakamali ka. Natitiyak kong ang taong ito'y kasama ni Jesus pagkat siya'y taga-Galilea. Ah, lumayo ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakikiusap ako. Gawin mo ang ayon sa dakila mong kapangyarihan. Pinatawad mo ang aming mga ama nang sila'y sumaway sa iyong mga salita. Galit ka sa kanila, ngunit di mo sila binuksa. Iniligtas mo sila dahil sa iyong pag-ibig at pangako at katapatan. Sinong pumalo sa'yo? Hulaan mo! Hulaan mo! Ang papalo pa sa'yo! Tigil! Ihinto niyo yan! Dalhin niyo siya sa mga pinuno! Kilos. Sabihin mo. Ikaw ba ang Mesiyas? Sabihin ko man, di kayo maniniwala. At kung magtanong naman ako eh, di niyo ako sasagutin. At mula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kataas-taasang Diyos. Ikaw ba? Ang anak ng Diyos. Sinabi mo nga ako nga. Narinig natin ang kanyang mga sinabi, hindi ba? Dadalhin namin siya kay Pilato. O sige, dalhin siya. Lakad! At dinala siya kay Poncio Pilato, isang malupit na punong Romano na nag-utos ng pagpapako sa krus ng libu-libong tao. Anong kailangan ninyo sa ganitong oras ng umaga? Nahuli po namin siya, nililin lang ang mga tao. Nanggulo po siya sa palengke sa templo. Ano ang magiging hatol sa kanya? Parusahan siya. Wala akong nakikitang dahilan para hatulan ng taong ito. Nagkasala siya. Sabi niya huwag magbayad ng buwis kay Cesar. Nagpapanggap siyang Mesiyas. Isang hari. Hari? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?
Sinabi mo nga ko nga. Siya ay nagsimula sa Galilea at ngayon ay naparito. Sa Galilea? Siya ba'y taga-Galilea? Kung ganun ay, bahala si Herodes sa kanya. Narito pa siya sa Jerusalem, hindi ba? Dalhin siya kay Herodes. Sino ka ba talaga? Sino ang iyong mga alagad? Sabi ng marami, gumagawa ka ng mga himala. Maghimala ka nga. Panginoon ko, nagsisinungaling siya sa mga tao. Siya daw ang hari. Ang taong ito? Hari? Kamahalan? Saktan siya mabuti! Ibalik siya kay Pilato. Probinsya niya ito. Walang sala ang taong ito upang mamatay. Kaya't ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain ko. Kailangang magpalaya ka ng isang bilanggo ngayong pista. Palayain? Oh, si Barabas. Patayin ang taong ito. Ibigay niyo sa amin si Barabas. Ipako siya sa krus! Oh, ipako siya sa krus! Ikaw, hagupitin siya! Ano pang hinihintay mo, Pilato? Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Siya ay sa Jesus! Ani!
prosesin muna taga si Rene. Halika rito. Putulin na lumin. Kami para sa inyo, Panginoon. Nananangis. Inumin niyo ito. Uminom po kayo. Mga babae ng Jerusalem, huwag niyo kong iyakan. Ngunit iyakan niyo ang inyong sarili at mga anak. Kung ito'y nangyari ng sariwa pa ang puno, ano pa kaya kung tuyo na ito? Tulungan ka nawa ng Diyos. Ipapanalangin ka namin. Lakan! Dito! Bilis! Bilis! Kilos! Ikaw! Lada! Bilis! Bilisan Kilos! Bilis! Dali! Kilos! Bilis! Lakan! Sige! Sumunod ka! Patawarin mo sila, Ama. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagligtas siya ng iba. Iligtas naman niya ang kanyang sarili. Oo!
ikaw ang Mesiyas. Bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili. Hindi pangkaraniwan ang kasuotang ito. Tama-tama! Pagkain mo sa akin! Huwag mapulitin! Sayang eh! Pagsugalan na lang natin ito! Oo, sige! Pagsugalan na lang! Pagsugalan natin! Sige! Matatama yan! Oo, ito! Maswerte na yung mananalo dito! Sino kaya ang mananalo sa akin? Maswerte! Diablo ka! Anong gagawin mo dyan ngayon nanalo ka? Iligtas mo ang iyong sarili kung hari ka nga namang Hudyo. Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tumanggap siya ng hatol. Tulad mo, ngunit wala siyang kasalanan. Alalahanin mo ako, Jesus, kapag ikaw ay nagkahari na. Pangako. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Nang tanghaling tapat, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nahati sa gitna ang tabing ng templo. Ama! Nasa mga kamay mo ang aking espiritu. Huh?
purihin ng Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Si Jose na taga-Arimatea, isang matuwid na miyembro ng mga namumuno ng relihiyong Hudyo, ay humingi ng pahintulot na kunin ang bangkay ni Jesus bago magdapit hapon sa araw ng pananambahan. Patawarin niyo kami. Gusto lang namin sundan ang katawan ng Panginoon. Maaari, pero halina kayo. Malapit na ang Sabat. Araw ng Linggo, pagsikat ng araw, nagtungo sila sa libingan, dala ang pabango na kanilang inihanda. Bakit niyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tandaan ninyo ang sinabi niya sa inyo sa Galilea. Ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga makasalanan, ipapako sa krus, at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sabi nila, bakit hinahanap niyo ang buhay sa mga patay? Totoo ito. Maniwala kayo. Totoo ito. Nakita namin sila. Tignan ninyo. Walang laman ang libingan. Wala na ang Panginoon. Pedro, maniwala ka sa amin. Totoong nabuhay nga ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Di namin siya nakilala.
Ni Sadat? Nang pirasuhin niya ang tinapay, nakilala namin siya. Sa Emmaus? Kataka-taka magtungo siya doon. Sumayin niyo ang kapayapaan. Bakit kayo malungkot? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan nyo ang mga kamay at mga bako. Ako nga ito. Hawakan nyo. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Ito ang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Na ang lahat ng nasulat patungkol sa akin sa aklat ni Moises na mga propeta at na mga salmo ay kailangan matupad. Nasusulat ito. Ang Mesyas ay dapat magdusa at mabubuhay sa ikatlong araw. At sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Simula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ko. Susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking ama. Kaya maghintay kayo doon hanggang kayo'y malukuban ng kapangyarihan. Pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo. Naibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Wala na ang bangkay ng Panginoong Hesus sa libingan. Tatlong araw pagkatapos niyang mamatay, muli siyang nabuhay. Oo, tunay na siya ay buhay at nais niyang pumasok sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus, ako'ng muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya'y mamatay. Nakalipas na ang 2,000 taon mula nang si Jesus ay muling nabuhay. At siya ngayon ay patuloy na nabubuhay bilang pinakadakilang impluwensya sa buong mundo. Ang mga hambog na politiko, mga scholar, mga presidente, mga pilosopo at mga teologo ay sumikat. Ngunit ngayon, naglaho silang lahat. Subalit si Jesus ay nananatiling buhay ngayon. Siya ay walang katulad sa mundong ito. Ang kanyang kapanganakan ay walang katulad. Siya ay ipinanganak ng isang birhen. Ang buhay niya ay wala ring katulad. Ito ay isang himala. Hindi siya nagkasala kailanman. Ang kanyang mga himala ay nakahihigit sa lahat. Ang kanyang mensahe ay walang katulad. Siya ay nag-aalok ng pag-ibig, pagpapatawad, at bagong buhay sa sinumang tatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang mensaheng ito'y nagdudulot ng bagong pag-asa, bagong buhay at bagong layunin sa pamumuhay sa araw-araw. Ang kamatayan niya sa krus ay walang katulad. 2,000 taon na ang nakalipas, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesucristo, upang maging alay sa kasalanan ng lahat ng tao. Namatay siya para sa iyo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay walang katulad. 3 araw pagkatapos niyang mamatay,
si Jesus ay muling nabuhay. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na si Jesucristo'y tunay na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Ang Jesus na ito'y buhay ngayon. Nais niyang pumasok sa iyong buhay, patawarin ka sa iyong kasalanan, at bigyan ka ng masaganang buhay. Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigat ng lubha, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sinasabi rin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nang namatay si Jesus, binayaran niya ang iyong kasalanan at handang pumasok sa iyong buhay. Naririto, nakatayo ako sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ang dirinig sa aking tinig at magbubukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Upang maranasan mo ang pag-ibig ni Jesus at ang kanyang pagpapatawad at tumanggap ng buhay na walang hanggan, kailangang tanggapin mo siya bilang handog ng Diyos para sa iyong mga kasalanan. Kung ito ang nasa ng iyong puso, manalangin ka ng may pananampalataya na si Jesus ay maghari sa iyong buhay. Ito ay mungkahing panalangin. Sasabihin ko muna, Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Kung ito ang nasa ng iyong puso, manalangin ka ngayon saan ka man naroroon. Sumunod ka sa akin ng tahimik habang inuulit ko ito ng dahan-dahan. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ay maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Ngayong nanalangin ka na ng panalangin may pananampalataya at iyon ang inanyayahan si Jesucristo sa iyong buhay, makakatiyak ka na siya ngayon ay nasa iyong buhay. Makakatiyak ka rin na ang kasalanan mo ay pinatawad na, na ikaw ay anak na ng Diyos at meron kang buhay na walang hanggan. Kung nais mong maranasan ang masaganang buhay na ipinangako ni Jesus, kausapin mo siya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at makisama ka sa mga taong nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Higit sa lahat, alalahanin mo ang Kanyang mga pangako. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Naririto, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.